Patuloy pong binabantayan ang bagyong Bising. Bahagya po itong lumakas pero sa ngayon wala pa raw itong direktang epekto sa ating bansa. Alamin natin ang latest mula kay Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Mang Tani, magandang umaga po. Magandang umaga, Kara, mga kapuso. Mula nitong weekend ay nasa Philippine Sea ang Tropical Depression Bising. Namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layo lamang 415 kilometers dyan sa may silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot naman sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 70 kilometers per hour. Inaasahang mag-iiba na ang direksyon ng bagyo imbis na pahilaga-hilagang kanduran ay tatahakin naman ito ang direksyong hilaga-hilagang silangan o north-northeast sa bilis naman na 11 kilometers per hour. At sa forecast track ng pag-asa ay mananatili na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa mga susunod na araw kahit na ito ay inaasahan na papalayo dito sa kalupaan. Pero mga kapuso, malayo man ay may indirect effect ang bagyong Bising dito sa may Eastern Visayas at base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maulang panahon ang asahan dito sa Samar, Leyte Provinces, lalong-lalo na dyan sa mga probinsya ng Samar. Sa eastern section naman ng Mindanao, dito sa may Caraga region, asahan din ang maulang panahon, dulot pa rin yan ng indirect effect nitong bagyong Bising. Sa iba pang panig ng Visayas at Mindanao, may mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng western at central Mindanao, lalong-lalo na sa may isla ng Negros. At dito sa may Mindanao, yung Davao region, Soxargen at ilang bahagi ng northern Mindanao ay makakaranas din ng mga pag-ulan. Sa Luzon, extreme northern Luzon, asahan ang maghapong ulan. At dito sa may Ilocos region, Cordillera at ilang bahagi ng central Luzon, makakaranas naman ng mga pag-ulan pagdating sa hapon. Sa Palawan, maghapon din o mamayang hapon, inaasahan ang mga pag-ulan. May gale warning ang pag-asa sa mga dagat, sakop naman ng probinsya ng Batanes, hilagang baybayin ng Ilocos Norte at probinsya ng Cagayan, maging sa silangang baybayin ng Albay at Sorsogon, hanggang dyan sa karagatang sakop naman ng Catanduanes, Northern at Eastern Samar. Kaya mga puso, delikado pong maglayag ang mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa matataas na alon. At dito sa Metro Manila, maghapon hanggang mamayang gabi mga kapuso, mababa ang tsansa ng ulan at yung ating init factor, posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. Kara? Okay, Mang Tani, mukhang makakahinga ng maluwag yung ating mga kababayan lalo na sa may Visayas kasi base dun sa forecast track na pinakita po ninyo, mukhang lilihis po talaga sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Wala na pong tsansa na magbago ito ng direksyon, talagang base po sa pagsusuri, talagang dediretso na siya palabas ng PAR? Yes, Kara, kung titingnan natin itong wind pattern, yung nakikita niyong kulay puti, yan po yung low-level circulation. Yan yung nasa karagatan. Yung mga kulay pulang araw, Kara, mga kapuso, yan yung hangin na nasa itaas ng bagyo, mga 12 kilometers yan. Ito ngayon ang nagdidikta kung saan pupunta yung bagyo. Kung mapapansin nyo, ito pong direksyon na yan, pagdating dito sa may bagyo, kumikilos yan pa mula sa southeasterly, kumikilos pa northeasterly. So, ito yung nagigiya, Kara, kung bakit itong bagyo ay hindi nalalapit dito sa atin, kung hindi lalayo papunta sa atin, papunta ng eastern border ng PAR. At yung paglakas niya, dahil sa malakas na hanging amihan, unang-unang amihan ay malamig at tuyo, yon ang ayaw ng bagyo. Kaya sa ngayon, hindi na natin inaasahan na ito ay lalakas pa habang nandiyan sa may karagatan ng Pilipinas o sa Philippine Sea. Pero mga kapuso, yung mga naglalayag po dito sa bahaging ito ng Pilipinas, eh maging I am ready pa rin kayo dahil may epekto pa yung bagyo dahil sa malakas na alon at hangin dyan sa may bahagi na yan ng Philippine Sea, Kara. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tani, ang ating resident meteorologist.